Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, maging sa mga ESA sa GSIS pensioners. Ating talakayin sa video ito ang benepisyong dapat na makuha o mapakinabangan ng mga senior citizen. May pondo ng nakalaan para dito, kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Para sa huling bahagi ng talakayan ng Senior Citizen Tips ng Coalition of Services of the Elderly Incorporated sa Senior Health Insurance na pinondohan na ng ating pamahalaan at dapat na itong mapakinabangan ng mga senior citizen. Para sa karagdagang detalye, ating panoorin ito. Yes. Ay Ma'am Cheryl, bago tayo mag-ending, no, kasi very important ito para din naman makascade dyan sa inyo, sa inyong bayan, no? Yung ating 11350, no? At saka yung ating health access to health services para sa senior citizens. Ito ay naglaan ang ating gobyerno bago lang, Ma'am Salvi, ng 43 billion, no? For senior citizens. I don't know kung diyan sa inyo nakaabot na to, na meron na tayong annual medical regular examination or consultation ng mga senior citizens. At ang nagbabayad dyan ang PhilHealth. Sila po ang nagbabayad. Yes. Libre po ito lahat po. Ito yung kaugnay ng konsulta program ng PhilHealth. Yes, diba? Konsulta. Yes. So, sana makarating na dyan sa inyo na para ang inyong mga senior citizens ay masabihan din sila because they have to go to the PhilHealth office at para sila ay para i-re-registro lang sila na ano, Ma'am Salve. Mahalaga siguro, Ma'am, Ma'am Sherry. Ipaparehistro din nila, tatanungin nila yung doktor o kaya yung may-ari ng clinic kung okay sila na sumali doon sa konsulta program. Yes. So anyway, it's 401. Naano na naman tayo sa pag-uusap natin. Marami tayo pinag-usapan ngayon. It's 1:01 dito sa Aquil Relos. Siguro maano natin si Ma'am Cheryl. Mga parting words. Okay po. Salamat po. Dito po sa amin sa Local Government ng Esperanza po. Malaki po ang aming pasasalamat po sa inyo po, no, na nariyan po parati po para po nagtatanaw po ng kabutihan po para sa ating mga senior citizen. Kanina po nag-uusap tayo yung advocate po ninyo yung po sa universal social pension. Sana po ay maano na talaga, maaprobahan na or mapasa na kasi po gaya po ninyo as a implementer po ng program, isa po talaga yun sa gusto po ko din. Sana po. Thank you very much, Ma'am Cheryl. Para po, yes po, para po lahat ng mga senior citizen po is ma-avail po nila or matanggap po nila yung social pension po. So, dito po sa amin as implementer po ng program, nandito lang po kami para po tumulong, para po magbigay po ng tulong po sa ating mga senior citizen po. Kaya dito palagi pong sinasabi po ng amin pong local chief executive na kung ano kami ngayon, because po yun dahil po sa inyo pong mga senior citizen po. Kung wala po kayo, wala din po kami. So, nandito lang po kami at saka sa ating pong mga nakatatanda, exercise po natin yung rights po natin as a senior citizen. Maraming salamat po. Atin munang puputulin ang inyong panonood. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.